Saan ka ba galing? Galit na tumayaw ni Cleo kay Brix. Kausap ni Cleo ang lalaki sa loob ng master's bedroom. Kararating lang nito at inumaga kong saman. Nasabit ako. Maikling paliwanag ni Brix anyong maghuhubad ng pang-itaas na damit nang pigilan ni Cleo. Huwag ka ritong maghubad. Baka mapasukan tayo ng katulong. Napatitig si Brix kay Cleo at unti-unting napangisi. O ano bang ikinatatakot mo? Wala lang naman si Arceo ah. At yung anak naman niya ay tulog na tulog sa kabilang kwarto. Pinagpatuloy ni Brix ang paghubad. T-shirt, pantalon, pati brief. Napalunok si Cleo sa kabuuan ng lalaki na di hamak na mas bata sa kanya ng ilang taon. Hindi totoong anak niya si Brix. Lover niya ang lalaki. Napulot sa isang gay bar noong totoy pa lang at nagsisimulang magbenta ng laman. Bago mabawi ng iba ang lalaki, inalagaan na niya. Pinagpala. At lahat ng balang na isin nito'y binibigay niya kapalit ng kamunduhang ipinagkakaloob nito sa kanya. Nilapitan si Cleo ng lalaki. Inikutan sa likod, hinawakan sa bewang, hinalikan sa liig. Sa mga dantay ng kamay at banayad na halik ni Brix, nalulusaw ang katigasan ng puso ng matrona. Nang saluhin ni Brix ang magkabilang dibdib niya, ay marahas na haplusin, ay mumingay ang katinoan niya. Bumagsak sila sa kama. At buong init na tinighaw ang pananabik sa isa't isa. Makalipas ang mahabang sandali, ay nakasubsob na sa dibdib ni Brix si Cleo. Nilalarong manamang ng dila at bi ang mabalahibong dibdib ng lalaki. Ano na ngayon ang balak mo, honey? Ilang linggo nang patay si Arceo, kailan ba natin kukunin ang party natin? Tumigil si Cleo sa ginagawa. Nakangiting umusad patas upang matitigang mabuti ang mukha ni Brix para kay Cleo. Napakasimpatiko ng lalaki. Mabupungay ang mga mata nito at napakatangos ng ilong. Huwag kang mainip. Anyway, wala naman alam si Sabana tungkol sa mga paintings na nasa atik. Maibebenta natin iyon pa isa-isa nang di niya namamalayan. Eh itong bahay, sayang din ito. Sabi ni Brix, may 10 million kaya ito. Malawak naman ito, diba? Kasama pa ang buhang nandyan sa likod bahay. Bumalikwas na si Brix at nagsigarilyo. Kung maibibenta natin kasama ng painting, magpahinga muna tayo. Gusto kong mag-tour. Doon ang sa medyo malayo-layo. Lagi na lang Hong Kong at Singapore ang napupuntahan natin. Napabuntong hininga si Clay. Tumayo at nagsuot ng roba na nakasampay sa silya. Sige kung saan mo gusto. Pero on one condition. Baling niya rito na nangingiti. Tapusin na muna natin ang malinis ng mga plano natin bago kita pagbigyan. Walang problema. Ano ba ang plano mo? Nag-isip ko naman si Cleo. Papakasalan mo muna si Savannah, tapos sisirain natin ang ulo. Ipakukulong natin sa mental at pagkatapos libre na tayo. Natahimik si Brix. Pinagmas na naman ito ni Cleo. At ibig matawa ng babae sa tsura nito na kunway tinitimbang sinabi niya. Kilalang kilala niya ang lalaki. Sa kama lang ito magaling, pero walang laman ang utak nito. Parang murang niyog na puro sabaw. Okay, I agree. Sabi nito pagkuha. Of course, you imbecile. Ikaw pa ang hindi sasang-ayon sa akin. Hindi na nagawang pagtawanan na ni Cleo ang lalaki. Nahagip nito ang tali ng roba niya. Hinila siya. Minasdan ang bahaging ibaba ng katawan niya na nakahanta dito. Nagsubsob ng lalaki ang labi sa bahaging iyon na natatakpan ng pino at malagang balahibo ay nabali ang likod niya at umangat ang mukha niya upang suminhap ng hangin. Halos mabaliw si Cleo. Nawala na naman ang katinoan ng isip dulot ng sensasyong umaalipin sa kanya. Sunod-sunod ang kanyang pagbuntong hininga, na sinundan na ng malalakas na pag-ungol ang muling hatake ng lalaki ang balakang niya pababa. Dinig ni Belen sa labas ng kwarto, nakakatuwang ingay sa loob. Kakatukin sana ng pintuan ni Cleo upang palitan ang sapi ng kama ng matililing. Kumunot ang noo ng katulong, idinikit ang tenga sa pinto. Nang hindi masiyahan, nanilip sa siwang ng susian ng pinto. Jesus Marisel, biglang nanlaki ang mga mata nito. Nahuli nito ang dalawa sa akto. Kinilabutan ito. Hindi ba't mag-ina si Cleo at Brix? Eh bakit nagtatalik ang mga ito? Muling nanilip ang katulong. Pagkoy buong ingat ng lumayo. Nagsumbong si Belen sa noo sa asawa noo ay nagpapahinga sa folding bed sa may garahe. Hindi naman makapaniwala si Mang Romina family driver ng mga Garcia. Malabo kasi ang mata ng asawa. Baka namamalikmata lang ito sa nakita. Pero kitang-kita ko, insist ni Belen. Farsighted ako kaya malinaw sa mata ko ang ginagawa ng mag-ina. Shhh! Saway ni Mang Romy sa papataas na boses ni Belen. Huwag kang mag-hysteria at baka marinig tayo.
Pagkaway natahimik si Mang Ron. O ano, tapik ni Belen sa balikat ng asawa. Bakit bigla kang nawala ng kibot dyan? Nag-iisip ako. Sabi ni Mang Ron, may kutob akong hindi mag-ina si Cleo at Bricks. Noon ko panapansin yun eh. May nakita ka na bang kakatwa sa kanila? Wala naman, iling ni Mang Romy. Bihira ko naman silang makita magkasama. Eh ano ang napapansin mo? Nagbuntong hininga si Mang Romy. Iyong agwat ang edad nila at iyong mga itsura nila. Napatingin si Mang Romy sa asawa. Hindi mo ba napupuna na wala man lang pagkakahawig ang dalawa? Eagle Finance Corporation. Kausap ni Grayson, ang investigator na inupahan niya. Sinadya siya nito sa opisina. Dala ang ilang larawan ni Cleo noong ikasalang babae sa isang negosyante. Isang tumawag sa fancy ni Grayson. Ang larawang iyon ay kuha sa altar. Nakasingit sa larawan sa likod ng bagong kasalang mukha ni Brooks. Biglang kumunot ang noo ni Grayson. Dito sa anak ni Cleo, wala ka bang nakuhang impormasyon? Tanong niya sa investigator. Kahina-hinala rin sa akin ang karakter nitong anak niya. Kinuha ng investigator ang larawan ng hawak ni Grayson. Wala siyang record sa NBI. Malinis ang Bricks na yan. As for Miss Julie Graces, Iwitkins alias Clay, ang asawa niyang ito na si Minensiano, ay namatay sa isang freak accident. Nakamatay sa carbon monoxide sa loob ng garahe. Naabutan nila na umaandar pa ang makina ng kotse nito habang nakalungay ngayang ulo sa manibela. Ang akala nga ng sumaklolong katulong, inataso at kisapyuso. Iyon pala yung suffocate. Asan si Clay ng mga oras na iyon? Mumiti ang investigador. Inihagas ang larawang hawak at inunat ang katawan sa silya. May alibis si Cleo. Nasa kwarto. Mahimbing na natutulog dahil uminom ng sleeping pills. Fantastic! Sabi ni Grayson. Matindi ang kanyang alibi. Sino nga naman ang maghihinala na si Minensio ay si Johnny ang patayin? Kumunot ang noo ng investigador sa biglang pagbabago ng ekspresyon niya. Bigla na lang nangalit ang kanyang mga ngipin at bigla na lang nagbaga ang kanyang mga mata. Pinagmasdan dito ang pagnanaw niyang minsan sa mga larawan bago ihagis ang mayon sa sahig. Hindi natigatig ang investigator. Mahinala ka bang hindi aksidente ang pagkabay matay ni Minensio Garces? Kaswal pa rin tanong. Huminga ng malalim si Grayson. Katulad ng hinala kong hindi aksidente ang pagkahulog ni Arceo sa hagdan sa likod bahay nila. Natigilan ang investigator. Samantalang napatayo na si Grayson sa kinauupan. Dumako siya sa floor to ceiling window. Kinukontrol ang emosyon. Halo ang galit niya at kalungkutan sa pagkamatay ng kaibigang pintor. Matagal na niyang kakilala si Arsenio. Kaibigay ano ng kanyang ama. Nang mamatay ang kanyang ama, 5 taon na ang nakararaan. Kaya Arsenio siya nagbubuhos ng sama ng loob at problema. Parang 2 ama na niya si Arsenio, pero higit niya itong kinapitan bilang isang matapat na kaibigan. At masakit. Masakit na masakit para sa kanya ang mawala ito ng maaga sa buhay niya. Hindi ako titigil, hindi ko nalulutas ang misteryo sa pagkamatay ni Arceo. Sinulya pa niya ang investigador. Malakas ang kutob ko na pinatay siya ng mag-ina. Biglang nangiti ang investigador. May kutob din ako. Pero hindi ko mabuo ang motibo ni Cleo dahil una sa lahat, bakit niya papatayin si Arceo kung ang halaga lang ng mansyon ng hamon niya? Napangisi si Grayson. Sa klase ng tanong mo, nasisiguro kung may kaso tayong dapat lutasin. At ang una nating dapat alamin, Frank, ay magkano talaga ang halaga ng kaibigan kong si Arceo Garcia. Nangislap ang mga mata ng investigador. Naya-excite ito sa tinatakbo ng investigasyon nito. Lumalalim kasi ang simpleng kaso na